Hello mga kabakyard, good morning, welcome na naman sa ating channel Backyard ni Sean TV. For today's video mga kabakyard ay gagawa tayo ng DIY na incubator. So ito ay medyo mas malaki mga kabakyard compare dun sa ating naunang incubator. So naisipan natin na gumawa dahil medyo marami-rami na yung harvest natin na itlog mga kabakyard weekly. So kailangan natin gumawa na medyo kasya yung ma-harvest natin. So pero bago niyan, kung bago lang po kayo dito sa ating channel, ay sana po huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-pindot sa notification bell button para palagi po kayong updated sa ating mga videos. Napakalaking tulong na po nun mga kabakyard. So sana po ay manood po kayo sa ating video ngayon. So tara mga kabakyard. Subscribe to Backyard Nation TV. So yun, ito pala yung ating gagawin na incubator mga kabakyard. So ito po ay sirang refrigerator no, na hingi natin doon sa ating tiya mga kabakyard. So ito po yung ating gagawin na incubator. So ito po ay medyo mas malaki compared doon sa una. So mas maganda itong gawin mga kabakyard. So ito, bakanti po yan. Yan, so lagyan natin yan dyan mamaya ng mga divider mga kabakyard tsaka ilaw. So yun. So yan mga kabakyard, so nagpatulong tayo kay Papa para sa paggawa ng ating DIY na incubator. So kasi pag tayo ang gagawa niyan parang wala talaga di maitsura mga kabakyard. So yan, no? So natapos na yung unang lagayan ng itlog mga kabakyard. So more to go. So yan, no? Papa, oh. Lupet. Thank you.
dryer. Yun! Asya talaga, oh. Iba talaga, oh. So yun, mga kabakyard, oh. Natapos din nung paglagay ng lagayan ng itlog, mga kabakyard. So, iba talaga pag gawa ni Papa, mga kabakyard, oh. Pulido talaga. Maganda yung pagkagawa, mga kabakyard. Yan, oh. So, kung tayong gumagawa niyan, mga kabakyard, wala, hindi yung ganyan yung resulta. So, maganda talaga, mga kabakyard. So, ayan na. So, ngayon, ay lalagyan natin yan ng wirings. Ngayon, mga kabakyard, so, dito na yung mga kailangan natin. So, ito yung gagawin natin na blower, mga kabakyard, yung electric fan natin. So, ito yung ang purpose nito, mga kabakyard, is to, para maka-rotate yung hangin, yung init dun sa loob ng ating incubator. Tapos, ito yung ating ilaw. Ito yung ginawa natin. So, hindi ko na papakita, mga kabakyard. Tingnan nyo dun sa una nating video, no, na pang paano natin to ginawa. Tapos, meron tayo dito, ito yung ating thermostat, mga kabakyard. So, ito yung in-order natin online. So, mabibili ito sa mga online, mga kabakyard. At, meron tayong dito yung dimmer. So, itong dimmer, mga kabakyard, ito yung magkocontrol sa ilaw natin, no, mga kabakyard. Kung kailangan nating babaan yung kanyang init, so, pwede ito, mga kabakyard. Tapos, electrical tape para pagdugtong. So, yun, mga kabakyard, simulan natin. So, ngayon, mga kabakyard, yung unang ating ikabit is yung ating ilaw. So, lagay natin dito, mga kabakyard. Ang ganda talaga, oh. Sakto-sakto. Sakto, mga kabakyard. So, dito natin nalagay. Tapos, yung ating electric fan, mga kabakyard, dito natin lagay sa baba. Sakto talaga, oh. Galing talaga ni Papa, mga kabakyard. Ganda talaga yung pagkagawa. So yan, mga kabakyard, so ilagay na natin yung electric fan, tapos yung ilaw. So ngayon ay idudugtong natin to dito sa ating thermostat. So ngayon, mga kabakyard, ay kakabit natin tong dimmer dito sa ilaw ng ating incubator, mga kabakyard. So ito yung wire ng ilaw. So dito natin kakabit yung dimmer. So isang wire lang, mga kabakyard. Tapos, itong dulo, mga kabakyard, dito natin ito idudugtong doon sa ating thermostat. Tapos, itong kabila, yun yan, mga kabakyard, idudugtong din natin ito. Idudugtong din natin itong ating thermostat, mga kabakyard. So, mga kabakyard, pares ng wire. So, ito dito sa ating sa loob, no? Itong pag-connect nating ng ilaw at saka ng fan. Ito, mga kabakyard, yung pula at saka black ay doon to sa supply. So, ngayon iko-connect natin tong ilaw at saka yung electric fan dito. So, kahit saan, mga kabakyard, anong kulay ilalagay nyo, basta wag lang magkadikit para di ma-short. Tapos, lagyan natin ng electrical tape. Mga kabakyard, ikakabit natin dito, no, para yung para doon sa supply. So, yung red tsaka yung black. Thank you.
para makita mo yung huwag yung look. Tapos lagyan natin ng electrical tape mga kabakyard. So, ngayon mga kabakyard, yan na dugtong na natin yung ating mga kailanganing party doon sa loob. So ngayon, ito yung sensor ng ating thermostat. So ilalagay natin doon sa loob. Tapos ititest natin kung ito po ba ay gumagana. Ay try natin no, kung titest natin kung ito po ay gumagana. So saksak natin. Oh, so yun mga kabakyard, so gumagana yung ating thermostat. So ibig sabihin, may pumapasok na kuryente. So ngayon, isisip natin yung kaniyang temperature mga kabakyard. So meron ditong aro, so ito yung adjustan mga kabakyard, ayan oh. So may aro dyan, so yan yung adjustan natin. So yung gagawin natin, ilong press, yan. Yan, so yan mga kabakyard, yan o, nakasit na natin, so 37.2, so dapat mag-iilaw na siya dito mga kabakyard. So, ayan, oy, hindi pa siya nakailaw kasi hindi natin nang-on yung ating dimmer. O, yan. Yun, galing mo talaga o. So, yan mga kabakyard, perfect. Yan o, diba? So, umiilaw na yung ating incubator. Tsaka, yan o. So, ganda talaga mga kabakyard. So, dito natin ilalagay yung ating tubig mga kabakyard. So, dito sa ito na pwesto na to, dito natin ilalagay. So, maraming pwedeng paglagyan mga kabakyard. Yan o. Dito, dyan. Tsaka, dun. So, yan. Siguro ito mga kabakyard kasi dito mga sobra 300 na ito po ay mga 300 capacity mga kabakyard. So, maganda po, 'di ba? Maganda paggawa. So malupit talaga yung paggawa ni Papa mga kabakyard. Yan, so yan pakita mo dai. Yan, ang ganda talaga oh. Yan, so sana po ay maparami natin ng ayos yung ating mga manok mga kabakyard. So yung pinaka-final mga kabakyard is ito, yung ating humidity reader. So para saan ba 'to humidity reader mga kabakyard? So para matingnan natin kung ano na yung humidity no na nasa loob ng ating incubator mga kabakyard. Yung humidity kasi mga kabakyard nakakatulong yun para mapisa yung ating mga itlog, yung mga itlog ng ating mga manok. Hindi pala ating itlog mga kabakyard, itlog ng ating mga manok. So para mapisa po yan, so dapat tama yung humidity ng loob ng ating incubator. So lalagay natin to dito mga kabakyard. Ito yung final na kwan. So dito, ilagay natin. Pwede sa baba o kahit saan. Dito sa taas, baba. Pwede sa baba, makabag dyan. So lagay natin dyan para makita natin yung kanyang humidity. So nakapatay siya makabakyard kasi nasa 37.8. So mamaya, pag nasa 36, bababa yan sa 37.2, so iilaw naman yan. So yan makabakyard. So, di ba? So, matagal na gawa, paggagawa mga kabakyard, pero tawag ito, sulit naman kasi nagawa natin yung ating incubator na maganda mga kabakyard. So, salamat din sa tulong ng ating ni Papa nagawa natin na maayos itong ating incubator. So, sana po mga kabakyard ay nagustuhan nyo yung ating pinapakitang video. So, sana po ay meron po kayo natutunan. At kung nagustuhan nyo naman po yung ating video, ay sana huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-pindot sa notification bell button para masubaybayan nyo yung ating mga video. So napakalaking tulong na po yun mga kabakyard at sa ating mga kaibigan. So maraming salamat po sa inyong mga
suporta at sana po panood kayo palagi sa ating mga video. Sa ating mga kaibigan, sa mga subscriber natin, maraming salamat po. At shout out pala kay ating kaibigan na si Dennis Agravante, si Randy Anyura, si Nino Jinson Sibi, si Pastor Dondon De Los Santos, si Joey Clava ng Global Giving, si Sandro Bayer na palagi pong nanonood sa ating mga videos, si Ryan Luz at sa iba pa mga kabakyard. So maraming salamat sa inyong lahat at sa inyong mga kaibigan, mga kabakyard. So sana po ay nagustuhan nyo yung ating video. So pinaghirapan natin to, pinaghirapan ni Papa. So maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all.